계속해요. 제가 알아봐. Sabi ko tuloy. Ano gusto niyo mangyari? Itutuloy mo ba yung bata? Pare, anong itutuloy? Inag doon na nga eh. Makakasalan mo ba? Kasal? Ano ba saan? Kaya kang di nagkakasota, Odi, dahil nakakasukong kabagayan mo. Come on guys, come on. Pare, cheer up. Smile. Give me a smile. Give me. Anong gagawin ko? Mahal ko si Stella eh. Mahal ko siya eh. Nakakasiguro ka ba? Yung pangangailangan ng pundilyo mo ay walang kinalaman sa pag-ibig. Ayaw naman namin palaglag yung bata. Tsaka, ayaw ko naman ano kayo yung bata na tulad ko. Di naman masakit to agi kang anak sa labas. Kahit di mo makasalanan magkagano ka, palagi ka sinisisi ng tao o tinutuya. Ay, pakakasalan ka pa naman siya, tamo. Eh, di ba mga bistisong pot-pot? Itong mga lipstick na yan. Lola, mahal ko si Stella. Tsaka sabi niya, mahal niya rin ako. Aba, tumigil ka, gago ka, itip ka. Aba, putang ina. Hindi lahat na nagmamahalan ay nagpapakasal. Aba, siguro. Kung lahat ng lalaking minahal ko, ay pinakasalan ko. Ah, eh baka nasintensya na ako na habang buhay sa muntik lupa. Lola, ano nga gagawin ko? Hindi ko pwedeng pabayaan si Stella. Papatayin siya ng mga magulang niya. Kilala mo yung mga yun, mga tarantado yun. Abayin mo ko sa inyo. Eh wala naman makakapag-desisyon niya kundi kayong dalawa. Mami, magpapakasal naman yung... Anong kasal? Tingnan mo ang tsura ng lalaki niyan. Ha? Gusto mo ba tuluyan na masirang buhay mo? Evelyn, let me handle this. Noon pa kasi, sinabi kong disiplinahin mo ang anak mo. Tignan mo na mo. Ibigan na muna. Hindi ko naman napababayaan si Stella eh. Kaya nga ako na pagkasunduan namin magpakasal para... Anong pangalan mo? Joey. Mabuti pa, umalis ka na muna. Dad? Mag-uusap mo na naman itong alo. Kung pakailanganin ka namin, patatawag na lang kita. Sige na.
Pero no, 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 no. Hindi ka ba nakakaintindihan ng Tagalog? Pinapanis ka na eh. Pero, gago. Joey? Paupo ka dyan, Stella. Rosie, yung gate, buksan mo! Tingin mo dyan, lumayas ka na! What right have you got to meddle into my private affairs? Sino ba nagdadala ng problema dito sa bahay na to, ha? Ano ba pinagmamalaki mo? Pinulakin yun? Hindi ko alam kung ano nakikita mo sa lalaking yan, eh. Inamin ko, Stella, ako tarantado. Kaya lahat ng kagaguhan ng lalaki, alam ko. Pero ako, kabisado kaya Joey mo, ha? Hindi ko tinatanong ang opinion mo. Kung gusto mo humusga ng ibang tao, tingnan mo muna yung sarili mo. At ikaw, gusto mo mapamak talaga. Papamakay kasi sa lalaking yan, eh. Hindi mo naman alam, pinaglaruan ka. Hindi naman naging shota ng puta ka na yan. Di mo alam. Kung tapos ng paspasan, iiwan ka, ano, iiyak-iyak ka. I know, ha? I know how that fucking idiot operates. Tama, you should know. Palibasa kasi ganun ka eh. Pero hindi lahat ng lalaki hayop katulad mo sa mga babae. Ano? Pakiulit nga? Hayop ka naman talaga. Hindi mo mukha nga mo, ha? Ha? Sige! Sige, saktan mo ako! Palibasa, wala ka namang alam gawin ko, hindi manakot sa mga taong walang kalaban-laban sa'yo! Eh! Ito na nga pinangamalagaan, dahil pang dagdal! Bahala ka! Bahala ka! Pero ito, tandaan mo, ha? Akong bahala sa gagawin yung pag nagkataon. Nakakasubukan kami. Chika. Let's check again! Anong future ang maibibigay sa inyong lalaki yan? Alright. Umabot na sa ganyan yung problema mo. Masosolve natin yan. Dad, eh ano mo ba ibig ninyo sabihin? Hindi ko kayo maintindihan eh. Ipalalaglag natin yan. Dad, ano mo ba kayo? Aanin mo ang bastardong yan, ha? Hindi mo ba kilala kung anong klaseng pabila pinagalingan ng tarantanong lalaki mo? Yung lola niya, dating hostess. Yung nanay naging kapit ng kusina sinungudas. Yung Joey mo, anak sa labas. Eh, ma, hindi naman niya kasalanan na nagaling siya sa ganong klaseng pamilya. Ah, ganon. Ngayon naman, pati pamilya natin, idadamay mo sa pagpapalaya ng mga tarantado sa mundo nito. Ako ka na dyan. Tumahimik ang nabang na dyan ako makausap dito sa bata. Dad, hindi lang ako ako bata, Daddy. I know what I want and I want to make my own decisions. Abang nandito ka sa poder namin, I make the decisions for you. Nagkakaintindihan ba tayo? Kung gusto mong ituloy ang bata, I'll respect that. Pero hindi mo ipapanganak dito sa Pilipinas yan. Kinausap ko nanti ito Maribel mo sa Chicago. Chicago? Bakit po? Kung determinado kang magkaroon ng bastardo, hindi mo ipagmamalaki kagagahan mo sa mga kamag-anak natin at kaibigan. Ayokong pinagtatawanan nila tayo. At si Joey? Ano kami ni Joey? Wala kami pakialam sa amin ng batang yan. Ikaw, at ang naman ang dyan mo, yan ang pananagutan namin. Stella, hindi ko na ulitin ito sasabihin ko. Kaya makinig ka. Kung ayaw mong masaktan ang lalaki niya, susunod ka sa kagustuhan na ng mami mo. Look, we're doing this because we love you. Join us. Have fun with your friends. Pare naman, please. Ako balas, please. Ako, kabila ko. Ha? May 45, may 15. Regis.
Pag dispo ka, hindi ka pagdumi. Madumi yata ito. Wala naman mukhang madumi. Gusto yung madumi na ba? Okay doon. Okay doon. Pare, pwede ka mamakausap. Bakit? Kailangan ko ba ng appointment para kausapin ka? Pare, sandali lang. Pagpago ko kung makikilang dito kung ayaw masaktan ka, ha? Ano ba ang taso ko sa'yo, pare? Atraso? Magtatanong ka pa? Hmm? Payok ka? Kung tapos mag-uwi sa utong ko yun, magtatanong ka? Tagtado ka! Tagtado ka! Uy! Wano! Wano! Alam mo naman, tumakanda na ako doon pa muntin. Aray ko. Mas malala ba itsura? Baka nilang paso ka noon. Ako doon pa sa'yo. Lola, magayong muso. Sigurado ko. Okay yun. Basta't makikipaglabang ka. Okay lang. Basta, mas malala ang kalaban mo. Huwag mong ipapaalam to kay mamit kay daddy. Mas kinakikalitas. Eh, senorita, paano mo kung hanapin nila ako? Yes, sige na naman. Magdahilan ka na lang, oh. Kailangan, kailangan. Makarating kay Joe, ito sunat, eh. Sige na. May, masyota ka na. Dito ano ba, nabalan mo na yung tao. Basta naman, hindi ka lang. Kinakanong ko lang, hindi ka naman. Ano niya, mabubog na naman ako eh. Ang bago niya? Meron ba kayong ipapasabi kay Senorita Estela? Kailan alis nila? Sumakalawa na. Bakit yun? Saan pa pupunta si Estela? Padalaan rin nila sa Amerika. Amerika? Mr. Jura? Ayaw pa, sama ka ba? Yes. Itutulungan mo ba kami? Paano? Yes. Ha? Kumain ba? Eh. Sabi ko, kumain ba? Ha? Eh, ano mo eh, wala daw siyang gani. Bakit daw? Kaya niyo siya, Dad. Mamaya, gugutumin din yan. Hoy! Ha? Saan ka pumunta, ha? Rico? Ha? Diyan. Saan? Umiinit eh. Kumain ka na ba? Sige. Kumiligaya ka sa piling na iba. Jug-jug! At kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya. Jug-jug! O tukso! Layuan mo ako! Sa
Eh, nasisira na yata ng utak ang babaeng yan, Dad, eh. Mabuti pa. Pagpunta niyo sa Amerika, huwag niyo pabalikin dito. Natawagan mo ba si Maribel? Mm-mm. Pasunod mo nga daw kami sa O'Hare. Sasasagdami ng problema natin. Sasasagdami ng utak na rin. Sasasagdami ng pagkumutuhan. Aminin mo na kasi. Tama ka na. Aminin mo na. Nasaan si Inisa? Ano na, lumabas. Nandun ang papaka ng aso. Ah. Oo, ano? Hinilid ka pa. Ba't ang tagal-tagal mo yung dalawang yun? Paano ba itong kinusukan natin to? Ilalamok na ako dito, Odi, no? Sa akong pwede lang. Ipa-aircon mo nga itong kotso mo. Uy, Pipo, nakikisakay ka lang dito, no? Hoy, Odi, buti nga sumasakay pa ako dito, no? Shit! Stella, itignan ko lang kung nag-i-impake na si Stella. Senyora, saan mo kayo pupunta? Ano yun? Saan mo kayo pupunta? Sa taas. Bakit? Itignan ko kung nag-i-impake si Stella. Ay, natutulog mo siya. Kasi ho kanina, nung umakyat ako sa taas, mas sumaraw ho ang pakiramdam niya. Kaya matutulog na raw siya. Naku, kabisado ko na yung dramang yan eh. Nagpapaawa lang yan eh. Siguruhin mong nakapag-impake na yun, Evelyn. At baka naman bukas yung matraso pa kayo sa airport. Kaya nga eh. Senyora! Ines! Ay, naku! Ines! Ines! Ho? Tubig! Ano ba? Bigay ka ba? Sabi ko, kuha mo ang tubig. Ay! Inay! Tubig! Tubig! Bakit? Tubig! Oo! Ano ba ito? Stella? Stella? Ano ang iha? Ready ka na ba? Stella? You got your statue now! Go away, please! Go away, you know! Go away, go away! Go away, go away! We'll be right back.
sabi? Ang pwede mo ita. Ikaw ba naman niya? Sabi na, ikaw ka pa eh. Ano ba ang ito? Anong sa'yo? Ano ba? Kato! Kato! O ikaw, anong pangalan mo? O ikaw naman. Mahal mo ito. Mahal ko rin siya. By the power vested in me by the Republic of the Philippines, I officiated this marriage. As fiscal of Taintarizal, I now pronounce you man and wife. Pwede mo na siyang halikan. Pagkatapos mo maghalikan, pirmahan niyo ito, no? Sige, excuse me. Sir, sir, gamot niyo. Okay. Hindi nyo ba natatandaan ha, ito si Elma? Nung bata pa tayo, basta may pumasok na pogi, tunggab kagad. Ito pinanunigay na libre. Hindi pa nagpapakayay! Ladies, come! Oh! Umakabi ka pa rin ha! Basta ako, pay as you ride! At nakita naman na libre, dinasira ang negosyo. At nakita naman yun ang naging anak ko. At yung abo ko! Ang wapong wap! Patang ina, bakit mo dinalaya dito? Lola, nagtanak kami. Makasirapan na kayo eh! Ginawa niyo? Lola, padadala nila si Stella sa Amerika. Kaya nga namin minadali pagpapakasal eh. Hoy, paano magulang yan? Ginusto ko naman po ito eh. Hindi naman po ako pinilit ng apo ninyo. Magbihis kayo dalawa. At samahan mo si Stella sa magulang niya. Lola, malabo naman yata yun. Bakit hindi mo malabo yung inatupag ninyo? Hoy, Stella. Kahit na may sungay at buntot yung mga magulang mo, may pananagutan ka pa rin sa kanila. Hindi tatanong-tanong ka sa bintana at magpapakasal ka. Kahit na tarantado yung mga magulang mo, magpasensya ka at doon ka lumabas sa kanila. Harapin mo! Eh, nasa bang daddy ko? Eh, nasa taas ho, galit na galit. Eh, tumawagin sila ng buktod dahil sa mami mo. Ha? Napano ba ang mami ko? Eh, may sakit ho. Tapos hindi ko makain. Mahinang-mahina. Ano pa ang ginagawa niyo rito? Alalaman mo ba ang ginawa mo sa mami mo? Dad, let me explain. Don't have to explain anything. Hinili mo sumama sa lalaking yan? Pwes, kanyang-kanya ka na. Jose! Andiyan na po. Sir? Kunin mo yung mga damit niya. Opo. And one more thing. Starting today, ayoko nang makikita yung pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Yan ang dapat sa'yo. Inuuna mo pa kasi paglalanggay mo eh. Ito na po, sir. Oo, yan. Ito ang matamit mo. Ayan! Pare, hindi pa tapos itong pasok ito, ha? Pasok mo sa kukote mo, ha? Thank you.
Hintayin ko na lang ho siya. But, parang namutla ka. Ay, dinaramdam ka ba? Wala ho, Lola. Kaya lang ho, medyo nainitan lang ho ako kanina dahil siksikan mo kami sa jeep. Maligo ka at maalis yan. Tatapo ko lang ito, ha? Joey! Dali mo na ako sa ospital. Joey! Ano ka po? Dali mo na ako sa ospital. Ano? Nina? Sidali lang. Sidali lang. Joey, pati ka na natataranta, hindi pati ko mga anak. Wala! Lola, si Stella, mga anak na! Joey, ano ka ba? Stella. Lola, ano ba? Lola! Lola! Lola, si Stella, mga anak na! Kala ko sinisunod na. Lola, si Stella, mga anak, ano gagawin ko? Unol! Nagawa mo na, kaya nga mga anak asawa mo eh. Lola, si Stella, mga anak, ano gagawin ko ngay? Oo, tumawag ka na ng taxi. Joey! Oo, tumawag ka ng taxi. Joey. Oh. Gusto ko pag naging lalaki yung anak natin. 107
ipapangalan natin sa kanya, ha? Ha? Ang gusto ko, Juan, para sa daddy ko, ha? Oo. Oh. Tapos, Jose, para sa'yo. Juan, kahit man, alam kong hindi kayo magkabayad sa daddy ko. Promise. Promise, 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 promise. Salamat, ha? Saan? Sa lahat, ha? Salamat. Ang dami mo masyadong sinasabi. Alam mo, gawin mo. Lipas mo na lang to para makauwi na tayo sa bahay. Ha? Alam mo, Joey? The best years of my life. Makilala kita. Ano ko yun? Iniwala ko. Iniwala ko. Iniwala ko. Iniwala ko. Iniwala ko. Joey. Ano ko yun? I love you too. I love you too. I love you too. Kiss na, kiss na. I love you. Mister, restricted area na ho ito. Pagpilitan na ako. Alis na ako, bawal dito. Sige. Oo. Bye-bye. Labas mo na. Labas mo na. Labas mo na. Oh. Baby. Okay? Love you. I love you too. Bye-bye. I love you. Miss, sila sir na ako? Ah, nasa delivery room po. Lola, bawal ho manigarilyo dito. Tagal! Lola, kanina pa nila pinasok si Stella. Hanggang ngayon wala pa rin. Bakit ang tagal? Eh, ano akala mo sa nanganganak? Nakukuha sa tatlong iwi. Missis, wag mo kayong iirit pag hindi mo sakit. Itayin niyo muna. What's the blood pressure? It's 80 over 50. Would you check the heart rate? Yes, doctor. Missis, wag mo kayong iirit pag hindi mo sakit. Wala mo ba kayong sakit sa puso, Mrs., nung bata pa kayo? Hindi ko. Huwag mo kayong iiire, Mrs., nandito na yung ulo ng bata. Doc, I hear murmurs and I don't like it. Give me oxygen. No, the oxygen, please. Yes, Doc. Prepare the cardiac monitor. Doc? Doc? One cold sea, nurse. One cold sea. Check the blood pressure again, please. She's not responding, Doc. She's not responding. Check the bugle.
Ayun ho. Pag-usapan natin pag-uwi ka, gawin ka, sasabihin mo sa akin. Hindi niya siya balik, hindi mo sinabi sa akin. Pero naman, naman. At this point, wala tayong magagawa.
pinabayaan natin mamatay si Stella. Pinabayaan natin mamatay ang ating anak. Kukunin natin siya. Kukunin natin siya, diba? Hindi natin siya pababayaan sa kanila. Tayong pamilya niya, diba? Juanchito! Joy, andiyan mo ang pamilya ni Stella. Kaya, Maya? Joy, huwag kang gawin naman. Hindi naman ako katulad nila. Pero pag sila nag-umpisa, hindi ko sila atrasan. Ano yung mga magulang ni Stella? Kukunin na namin siya. Bakit po, Mr. Montero? Nagpasundo ba sa iyo si Stella? Huwag kang magpatawa. Paano ka ba ipasusundo niyan? E patayan. Basta, kunin mo na lang ang anak natin. Ngayon, naaalala niyo may anak kayo. Talagang hindi ka nadadala, no? Tingnan mo nangyari sa utol ko. Dahil sa katataduan mo, hindi naaalis dito si Stella. Sa amin na siya. Hoy, nakikilala mo ba kung sino ito? Bakit? Sino ko ba? Sino ko? Akong kag-asawa. Pwes kami ang pamilya niya. Tingnan mo nga naman. Kayo ba ang pamilya? Nung naghihirap si Stella sa pagbubuntis, nasaan kayo? Nung magdamagan nagtatrabaho mga bata, naalala ba niyo si Stella? Ngayon, ibibida niyo sa amin na kayo ang pamilya? Kailangan pa ba kami magdala ng pulis dito para makuha ang bangkay ng aming anak? Tignan niyo ang tsura ng taong pinaglagyan niyo sa kanya. Ang nakikita ninyo, ang pipitsuging kabaong na yan. Inaalala ninyo ang bangkay? Pero nung napubuhay si Stella, nagpakita ba kayo ng pagmamalasakit sa kanya? Magdataan muna kayo sa bangkay namin maglona bago niyo makuha si Stella. Sa piling namin siya namatay. Kami rin magpapanibig sa kanya. Tingnan ko lang. Tingnan ko lang kung makukuha niyo si Stella. Tingnan ko! Hindi kami nagbabanta. Pero tandaan niyo itong araw na ito. Kayong dalawa, tandaan niyo ito. Pilip talaga ako sa dapang ni Lola. Kung yung mga six-footer Amerikano, hindi ko yung narumali. Ano na yung bata, Juanchito? Juanchito, hindi natin dapat papayaan ang bata sa maglolan yon. Mami, paano mo bibigay sa pamilya natin ang baby yon? Daddy kasi, dapat sana numpa, hindi natin natasan yon. Kung pinasugod natin sa simbahan, di sana nakuha pa natin si Stella. Para ano? Para magkagulo-gulo. Para lalong maitago nila yung bata. But that's the least that we could do for Stella. Juanchito, napahamak na nga siya. Hindi natin maaari... Pabayaan pati ang apo natin. Lumaki kasama ang mga kriminal na yun. My God, Stella. What have I done to you? Anak ko. Nagtano ka na ba, Dad? Si Leo, tatawagan ko siya.
makukuha natin ang bata. Huwag ka munang manggulo, Evelyn. Abayaan mo kami ni Carlitos. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Po, nagdala lang ho ako ng tubig para sa inyo. Iwan mo na yan dyan. Bumalik ka na lang sa kusina. Oh, no. Lola, malaki ang komisyon kung makabenta ako. Saka sabi pa ni Odi, mabiling ngayon yung mga microscope na yan. Bago ka magbilang ng komisyon, maghanap ka muna ng mapibentahan. Ah. Nakulitik ka, Jose, kaya parang nakakibukubuyan ka na po eh. Sinungalgalan mo ng bote. Nakakina nga yan. Hawakan mo ang bote. Kaya ka na ikaw la. Marunong kang gumawa ng bata, pero hindi ka marunong mag-alaga. Happy ka nga rin. Upo ko. Ala. Aray ko. Ay, naku, wala ka siguro. Ewan ko lang. Buti na ba tanong mo? Pareho ka ng nanay mo. Pagka-anak, pinapasa sa akin ang responsibilidad. Matambaga rin na mamatay ang nanay mo. Kaya siguro maaga siya. Kinuha ng Diyos para hindi na siya makatikim ng hirap dito sa mundo. Ako, masama akong damo. Kaya matagal akong mamatay. Lola, hindi ka masama. Walang yan ito ah. Sinasabi mo lamang yan. Dahil kay lakas-lakas ko pa, binigyan mo na ako ng apo sa tuhod. Lola, hindi ka masama. Hindi masama, lola ko. Ang tao kasi, hinuhusgahan ka lamang sa mga nagawa mong pagkakamali at kasalanan. Madali nilang nakakalimutan na kahit na ikaw ang pinakamasamang tao dito sa mundo, kahit pa paano, may nararamdaman ka, may nagagawa kang kabutihan. Kahit pa paano, may damdamin ka pa rin. Ay, naku, wala na akong panahon sa mga ego. At saka, hindi naman ako siguro mamamatay kung hindi ko makilala ang mistisong bakulaw na yan. At least, ako din naman kahit anit. Hoy! Oh. Yung aking marano! Arigated yan! Kaya lang, konting muna noong kay Jack. Ako! Oh, paano ba yung Jack yan? Sigurado yan! Masakarating noong kay Jack. Arigated! Gusto lang yung makakalapit. Ay, isa na natin yung opisina. Ako yung pag-usama nyo, ha? Sandali na lang, alam ko na kung gusto ka na. Anong kailangan mo? Isis, huwag na ko natin papahin pa ang usapang ito. Gusto niyo magnakam? Sige, halugugin yung buong bahay. Kung niyo yung gusto niyo. Ibigay niyo lang sa amin ang bata. Bigyan niyo yung bata, baka magkasakit na tayo. Magkasakit na tayo talaga kapag kinuha niyo ang bata. Sige, sige. Kung di magpupunan niyo, makaari niyo. Sige, sige, sige. Lola, baka gusto niyong mapaga ang appointment niyo sa impyerno. Sino na ito? Ang mga lolo nito sa kabila. Sabihin mo sa mga putang inang yan, kahit na sa impyerno, sisitahin ko sila. Itiwan! Tulungin niyo yung bata! Itiwan! Itiwan niyo kung magkukuli aking ako! I'm not going to be able to do it.
Iyak si lola ko! Anong nangyari? Ambulansya! Ambulansya! Tumawag kayo ng ambulansya! Tumawag na! Ano naman nila? Tito! Tito si anak ko! Alam mo, ayaw mo naman pare! Lola, eto ba? Ay! Naku! Sali mo na ako. Jenny boy, Jenny boy, yung ambulansya! Tumawag na ba? Mamamatay na yung lola ko! Lola! Joey! Joey! Pakilumin mo ako! Joey! 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 Pinatay nila yung lola ko, lola! Lola! Saan ang baby? Cute ng apok ko! Ang sarap-sarap! Onchito, tawagan mo yung travel agent natin, ha? Tabok mo kami kagad. Sabihin mo yung daming passports. Okay? Oh, malinis ba ang dalawa? Ayos ang dad. Sabi ko naman siya, papakatiwalaan natin ang mga tao ko. Anong ginawa nila sa matanda? Huwag ka makialam, ha? Nanay, hindi ibibigay ni Aling Elmo yung bata. Pihado ko sinaktan nila yung matanda, eh. Gusto mo ba? Pati tayo mapama. Pero... Huwag kang makialam. Lumi! Apo! Lumi! Apo! Umakyat ka nga dito! Tulungan mo ako! Po! Basta dito ka lang. Huwag kang makialam. Lumi! Po! Ang sila ka ba? Eh, anong laban mo sa mga taong yun? Kasama ka ba sa akin o hindi? Kung ayaw mo, pupunta ako mag-isa. Joey, meron pa namang ibang paraan eh. Bakit hindi natin sila isumbong sa mga polis? Anong polis? Ano para lang tapakan nila ng perang batas ganun ba? Anong babi ako ng uri nila anak ko pagtaas silang patay na parang aso yung lola ko? Pare, bahala ka. Mapapahama. Pare, wala akong pakialam. Patayin na rin nila ako. Patayin na rin nila ako kasi naman umupo ako rito na nag-iitay nung wala. Wala rin naman mawawala sa akin, di ba? Wala, meron ba mga mawawala sa akin? Bola, bola. Ines. Ay, sige po. Ines. Matutulungan mo ba ako? Hoy, makinig kayo mabuti ha. Huwag kayong basta-basta magpapapasok ng tao dito sa bahay. Alamin niyo muna. Sisiguruduhin niyo kung sino, ha? At walang imig tungkol sa bata, ha? Kung hindi, masasaktan kayo sa akin. Beche. Hindi naman talaga ho kami nagpapapasok, eh. Emily, Remy, Emelda, Conchita, na... Po! Lumeng! Po! Lumeng, pakibadayan mo nga itong bata. May tatawagin lang ako. Saan ka galing? Ha? Doon lang ho sa labas. Nagtapon lang ho ako ng basura. Oh, iyakit mo na sa kwarto, ha? Patulogin mo na. Opo. Sige. Inay ako na lang ho! Bakit? Marunong ka ba sa bata? Oho. Oh, alagaan mo mabuti, ha? Oho.
Oh, ano, kumusta na? Oy, congratulations nga pala. Napunot ka na naman. Ang bilis ang asenso mo, ah. Iba na talaga ang magaling. Chinaboy, Chinaboy, Chinaboy. Chinaboy. Tutulog ka na? Hindi, may kukunin lang ako sa taas, Dad. Inay! Gusto ko naman, oh! Pasok! Hamang rin na. Oh, amay na. Ako na. Kasi yung pagpapalibig kay Lola. Pare, iiwan mo yung pangkain ng Lola mo. Pare, maintindihan niya na yun. Eh, saan ka pupunta? Gago ka pala eh. Pinatay na kanilang Lola mo, pare. At sa akala mo ba, hindi kayo nahanatin ng mga talagtago yun? Pare, masyado ka matrama, maartik eh. May emosyon ka. Pare, papatayin muna nila ako bago nila makuha sa akin ang anak ko. Dalawa na lang kami sisirain pa nila. Pare, patayan akong patayan. Joey, pare, sama kayo magtatago.
Hindi ko alam. Kung saan kami makapag, bahala na. Bahala na, pare. Sana ako. Ano ba yung karga mo dyan? Anak ko ito eh. Oh, halika. Sumunod ka sa akin. Papakita ko sa'yo. Halika na. Sige, sandal mo muna yan. Halika. Ito. Iyan oh. Halika na makita mo. Ayan oh, tignan mo. May pera ka ba? Erming, maglabas ka naman ng mainom. Kanina pa kami on-all dito eh. Sandali lang, ano? Nakikita niyo meron akong kausap at inaasikaso ko. Baka magkalat yung anak mo rito. Araw-araw nagpuklok siya ang katulong. Hindi. Sige, tignan mo. Pumasok ka. Ma? Oh, nandito ako. Ay, ma. Ang cute mo ng baby. Kapatid mo? Hindi, anak. Sabi ko, malabo silang tumira dito sa atin. Permisyon yung bata na yan at mabubulabog tayo sa ating pagtulog. Ako hindi ho. Maniwala ho kayo sa akin pag natulog to si Johnny Boy. Dire-diretso yan, walang patid. Anong malay mo? Ano naman? Kahit at kung mesa nagmamadyo sa labas, hindi ka naman ikingayan. Baka yung ilak ng bata. Iba yun, ano? Pinagkakakitaan yun. Huwag kang mag-alala. Ayag din yun. Cute-cute. Hi. Ah. Pararap. Paano ba natutulog ang baby mo? Hindi pa nga eh. Ayan, kaya pa na kaya, no? Pararap. Pararap. Ito paano yan? Pag umaalis ka, sino naman ang nag-aalaga sa kanya? Alam na naman isasamag pa yan sa trabaho mo, no? Yung nga pinaproblema ko eh. Wala naman akong perang pagbayad sa mag-aalaga nito. Wala ka bang kamag-anak? Wala. Pilila na ako. Ah, alam ko na. Kakasapin ko na lang si Mama. Oo, wag. E baka lalo na ako mapatasik nandito. Hindi, ganun lang yun. Akala ng mga tao masungit siya. Pero, huwag ka maniwala na hindi yun mahilig sa bata. Nako, pag Pasko nga dito, ang dami-daming bata dito. Ang dami-dami niyang inaanak. Nagkakandahan sila. Ang saya dito. Oo. Inumingi pa nga sila ng pera. Halos lahat sila. Cute niya? Pararap! Pararap! Lidya, kita mo yan? Lidya! Pinakasigit yata tayong bisita. Ano naman ang kailangan mo, Boyong? Lidya naman. Konting gana naman. Konting pananabik naman. Andito naman ako eh. Ay naku, pwede ba, Boyong? Wala akong panahon para makapag-plastikan sa'yo, no? Pulog to, Papa. Okay ang gimmick mo, pare. Pwede ba, Joey, ipasok mo yung batang yan para hindi mahamugan, ano? Pararap, 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 pararap,
lang tayong dalawa, pare. Aniwala ka sa akin. You got it to help up mo. Uy! Uy! Reklamo ko pa. Eh, malapit ka na maging lola. O, sige, babalik ako, ha? Oo, sa tali. Baka naman dibdibin ng lokal ko kung anak yung mga pinagsasabi nyo. Pagkatapos siya mag-nursing, pupunta yan sa Amerika. At titira siya doon sa kapatid ko sa Illinois. Ano nga? Pasangarap si baby sa kwarto para pakainit. Baka matukin pa itong magmatsyong, no? Luka-luka, kung hindi ako magpapabatsyong, kakain pa tayo gagay. Alayin, marami siya lang ito. Sige, kumasok na. Oh, Leo. Come on, join us. Anong balita? Pinahal ko na ang charges, pero... Pero ano? Hindi ganun kasimple ang sitwasyon nila, Adeline. Pag naimbestigahan kung paano napunta sa inyo ang bata, maaaring maungkat ang pagkamatay ng lola ni Joey Lacernas, ni Mandato at Mascarlitos. So, what do you suggest? Patuloy natin hanapin ang magamay. At pag nahuli natin sila, then we can start our own move. Sinabi ko naman sa inyo eh. Ako na ang maghanap sa kanya. Pag natapos na ako sa taong yun, lulumpuin ko, hindi na makakala. Shut up! You've caused enough trouble. Ay nako, mabuti pa nga yun eh. May nagagawa ang mama. Maliban sa pagmamadyong niya, di ba? Lidya! Uy, pare. Bakit? Kailan pa tayo naging magkumpare? Inaanak ko ba'y anak mo? Huwag mo nga intindihin yung gagawin yan. Ano sabi mo? Ay, anong tayo nga siya? Teka, cool ka lang. Ano ba problema mo? Wala akong problema. Ikaw ang may problema. Tanda mo yan. Ano ba ginawa ko sa kanya? Ay, naku, huwag mo pansinin yung lukong-lukong yun. Hindi pinapatuloy ng mga gagong katulad ni Boyong. Ali Erwin, bakit ito mataas ang pagkatumbata?
Siguro, tinutubuan ng ngipin. Kung gusto mo makasiguro, dali na natin sa ospital. Alam, ikaw itong namumutat, may sakit yung anak ko. Tapos ayaw mong dali ng aloy namin, hindi yung pwede. Bakit nga? Hindi nga ako pwede. Aling Edmin, kayo nung bala sa anak ko, ha? Lidge? Johnny Boy? Paalis ako sandali. Hoy! Saan ka pupunta? $85.50. Ano ba bibigyan mo? Ano, kukunin mo ba o hindi? Ano? Kukunin mo ba o hindi? Kulang naman yata ang pera mo eh. Yun. Eh, kuhaan mo, wala akong magagawa. Sige na, sige na, sige na. Oo. Oh. Okay, 350. May nga 350 dyan. Oh, bilangin mo. Johnny Boy. Bakit mo ba ilagtat na? Tapos susok mamaya naman magtatay. Joey naman kasi sinabi ko sa'yo, dalhin na natin sa doktor yan. Dalhin na natin sa ospital. Ano ba, Joey? Hindi nga pwede. Maawa ka naman sa anak mo, Joey. Sige na, dalhin na natin sa ospital yan. Joey, ano ba nangyayari sa'yo? Gusto mo ba mamatay si Johnny Boy? Hindi nga pwede. Kukunin nila yung anak ko. Kukunin nila si Johnny Boy. Anong kukunin nila? Hindi sasabihin ko... Sasabihin ko sa kanila na... Kapatid ko siya. Anak siya ni Mama. Hindi pwede, Lydia. Hindi pwede. Ano ba? Pera. Wala akong pera. Wala na rin ako mautangan. Pati bisikleta ko, binenta ko na. Eddie, mahihiramin naman tayo ni Mama eh. Joey! Pwede ba, Lydia? Okay lang. Tumahimik ka muna at gagawa ako ng paraan. Mag-iisip muna ako, mag-iisip ako. Diyan po, diyan po, diyan po. I'm going to go to the hospital.
Sabihin mo na lang kay Kumare, yung order niya itawag niya na lang sa telepono para maipa-deliver ko na rito. Ay, huwag niyo malilipunan! Ha? Itawag niyo pa para ma-deliver ko na rito. Ay! Nakita tumatakbo na dito katas ng medyo bata. Ay, meron mo. Maraming mga nakikita dyan eh. Maaaring doon mo sa una o kaya doon sa ikalawang kalye. Salamat sa mga. Saan galing ang pera? Joey, saan mo nakuha ito? O, pwede na itanong. Dalo mo na suspitasin. Hindi mo naman suspita si Johnny Boy. Hindi na ako makakasama niya dyan. Sino? Johnny Boy? Eh, saan ka ba makakakuha ng... Huwag mo lang ay tanong eh! Dali mo na rin yung bata sa ospital! Huwag mo lang ay tanong eh!
Gusto niyo pakilala ko kayo. Magandang araw ko. Magandang araw ko na. Meron lang ko kami hinahanap ng Thatcher. Yari siya. Hindi ko na mga kaklaan mo eh. Pagkakulay na kami, baka patihin pa lang pa. Hindi ko dito sa amin. Ayan. Ay, sandali lang. Kawawa naman siya. Hindi naman kriminal yan, ha? Hindi pwede. Kasi no, dadalhin pa namin sa presinto. Oo, ha? Pero hindi ba pwede makipag-usap sa inyo ng mahusay? Yun na lang ako kayo pumunta sa presinto. Hindi kayo. Tama na yan. Dalihan nyo. Kapag ako kayak sa inyo yan, eh. Tingnan ninyo. Iyak na iyak. Hindi kayo naaawa. Tama na, tama na. Tama na. Sige na. Ina, apa ni an? Ina, eh, oh, semua kau pare ya? Ano, tapi ku sayang kau kriminal yan. Boyong, kumusta? Sir, ha? Kumusta? Balik, ha? Nukunuko, masikip na rito. Hindi, oh, may dinadalaw na ako rito. Uy! Kumusta na? Nalagay natin dito, pare. Oh, okay lang, okay lang. Pare, may kailangan sana ako sa'yo. May tanong mabalasa ako sa'yo. So, may boy muntik. Sino? Kilala mo yung bago yung dito. Bago yung listis yun? Oo. Oh, nandiyan nga. Pare, pakilang. Panata mo na. Ano ang traso? So, inago yung shota ako eh. Ay, pakibalasan mo lang. Ano ang bahala sa'yo? Ano? Sige na. Dali! Kaya! Dali! Banata niyo sila sa'yo na mamaya. Oo. Ha? Oo. Salamat, pare. Sa labas kong bahala sa'yo. Okay lang. Walang problema yun. Sige, dali. Serna! Salamat po. Johnny Boy. Lidya. Salamat, marami salamat. Binala ko siya kaagad nung sinabi ng mga doktor na pwede ko na siya ilabas. Ang bilita, Johnny Boy. Alisin mo muna yan. Kausapin mo muna, papa mo. Anya-nya-nya-nya. Joey, kamusta ka na? Eto. Sabik na rin magpasyal. Alam mo, nasiksikap kami dyan masyado sa loob. Eh ngayon ko lang naramdaman ng bihabak na mas malaking kwarto ko sa nanay mo. Eh napakalit na kwarto dito. Alam mo, kinausap na ni Mama yung mga kakilala niyang abogato eh. Hindi ba siya ganun sa akin? Pati tuloy yung pagmama Junyorong na storbo ko pa. Alam mo naman ng Mama, madaling magalit. Pero ganun talaga yun. Eh, siya nga nag-aalaga sa baby mo pag pumapasok ako siya. Ba't mo naman kasi ginawa yun, Joey? Alam mo kung lumapit ka lang sa amin, anda ka namin tulungan. Alam mo, masyado na madaming tao na naistorbo ko na.
Eh, kung hindi nga lang ako nahihiya sa inyo, eh, pati sa sarili ko, nahihiya na ako. Alam ko rin si posibilidad ko tumbulin gitna to. Pero hindi ko naman kaya sikmurain na, hindi ko naman kaya sikmurain na lagi na lang ako mag-aakit ng problema sa ibang tao dahil sa pagkukulang ko. Kaya tingnan mo tuloy ang nangyari, lalong napasama. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Talagang panglalaban ko ng patayan to. Uy, di ba? Uy, uy, umutunugan! Uy, di ba? No, hindi. Paghihiwalayin pa kami. Kaming dalawa na nga lang natitira. Gusto pa nila paghihiwalayin kami. Masaya sila. Oh, papayag ka ba? Papayag ka ba maghiwalay tayong dalawa? Oh, hindi. Papayag ka maghiwalay tayo? Oh, papayag ka? Hindi papayag si Johnny Boy. Hindi papayag. Oh, ano, Wanchito? Ano nangyari? Nakita na ang tarantado. Nasaan, Daddy? Nakakulong. Nahuling nagnanakaw. Swerte ng kumag, nakakulong pa rin siya. Eh, ang bata, nasaan? Alam na namin kung saan iniwan. Bakit kayo nagpunta dito? Hindi niyo kinuha ang bata? Oh, we'll do this in a legal way. Ganyang nakakulong siya, mas madali natin makukuha ang apo natin. Mama? Bakit po? Akin ang baby. Akin ang baby. Lydia, kukunin na nila si Johnny Boy. Sa atin ho iniwan si Johnny Boy, ma. Ba't nila kukunin? Hindi na nila pwedeng kunin to. Leo, ipaliwanag mo sa babaeng yan kung sino kami. Miss, salamat sa inyong tulong. Merong tamang compensation na bibigyan sa inyo ng civil service model. Akin na yung baby. Isang dali lang po. Paano pag hinahanap sa akin i-drawing ang bata? Paano po? Sabihin nyo, Mr. Lacerna, na sa korte na kami magkara. Doon na lang sa humingi ng paliwala. O siya, Tony, saan nandun? Let's go! Dalihan mo! Pandarin mo na! Bakit umiikayon ako? Di ba sinabi ko naman sa inyo itago na yung anak ko? Bakit yung binigay yung anak ko? Bakit yung binigay sa kanila? Di ba sinabi ko sa inyo itago nyo? Bakit yung binigay alayan mo yung anak ko? Yung anak ko, bakit yung binigay sa kanila? Bakit yung binigay? Huwag ka! Himig ka na dyan! Ang ingay-ingay mo ah! Gusto mo ibalik kita sa kasel? Tratado to ah! Sige! Joey, maupo ka nga. Pati ako sinisigawan mo na eh. Maupo ka nga rito. Hoy! Pag hindi ka tumigil, babartuli na kita ngayon din. Ano? Bakit niyo binigay? Joey, wala kaming magagawa. May mga papeles sila. Sa korte, sa city hall, sa pulisya. Kung hindi naman namin ibibigay ni Lydia, kami naman ang mapapahamak. Eh, paano ka bukunin si Johnny Boy? Eh, tatakas na sila si Johnny Boy. Paano ka bukunin? Tatakas. Joey, hindi nga pwede. Kasi may kaso. Dinala nila sa korte. Hanggat hindi nakakapag-desisyon ng korte kung saan mapapapuntang bata, hindi pwede, iho, na ilabas yun ng bayan. At ano kung pinago naman nila yon, sila po ay nasa labas na masama. Korte! Ano korte? Anong ibig na naman nila yung korte na yan? Eh gusto nga nilang kunin yung bata. Bakit? Ako naman yung ama ng bata. Meron ako prepa, nakapirma ako sa birth certificate ni Johnny Boy ako. Eh, yun na nga eh. Gusto nila patunayan na hindi ka karapat-dapat mag
paano naman? Iwanan sa iyong bata. Wala kang trabaho. Magnanakaw ka pa. Ali, sabihin ka na nung gagawin ko ngayon. Yung anak ko kay Nuna. Wala na ako kung ano eh. Hindi ko na alam. Kaya bago ka magdadakdak dyan, kausapin mo muna yung kaibigan ko, abogado. Mayag na siya, Joey. Nahawakan niyang kaso mo. Maari ba? Huwag mo na akong sisigawan. Ako nga ang gumagawa ng paraan para makalaya ka dito, eh. Claire, may sino pang abogado yun? Mahirap ito. Tingnan mo nga, wala kang trabaho. Hindi ka patapos ng high school. At yung wala kang pera. Wala ka ba ipakitang maragasta mo man lang pambili ng gatas ng anak mo? May kaso ko pa lang. Patlo na ako. Paano na po yan? Mahirap ito. Makukuha nila yung anak ko? Depende. Depende sa ano? Depende sa kaso natin. Oo nga ako, sa kaso nga ako natin. Ang ibig sabihin, meron ba tayong laban? Lahat ay may laban. Kaya lang, mahirap ito. Sabi ko na nga ba kay Ermi, malabo ang kaso mo. Ano ba, Tolmi? Kanino ba kayo pumapanig? Sa akin o sa kabilang pamilya na yun? Diba dapat kayo yung magtatanggol sa akin? Kaya ang nangyayari, parang ngayon pa lang sinasabi nyo na sumuko na ako eh. Sinabi ka bang sumuko ba? Masyadong mainit ang ulo mo eh. Hindi lahat ay naidadaan sa init ng ulo. Gamitin mo yung ulo mo. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, iho. Mahirap ito. Oh, Ba? Ano naman ang swerte? Pinadala ko na nga ng cake eh. Tsaka sinulata ko na maliit na noon. Para malaman niyang sorority sisters kanina on. Hindi. Tawagan mo. Ano yung nalaman ko sa telepono? Ba't nandiyan yan? Di ba pinadala ko na yan kay Judge Maniego? Hindi raw po tinanggap senyore. Sinabi ba ni Semen kung kanino galing yan? Opo, pero ayaw tanggapin. Sige, ipasok mo po. Ano ba ibig sabihin niya, kaibigan mo? Hindi baliwan, Chico. Matatag naman ang kaso natin eh. Besides, hindi tayo pababayaan ni Leo. I trust him. Ngayong nasa atin na itong bata, hindi na siya makukuha sa atin ng salot na lalaki yun. Kung nakuha niya nung si Stella, pues, this time, ang patay atin. The grandparents, having nothing but the best intention for their very first grandchild, are not simply filing a claim, Your Honor. Bilang katipunang bata, responsibilidad ng mga Montero na makuha ko rin ang apo sapagkat ang ama, minor de edad, uri ng lubos, wala pang trabaho. Kung titignan ninyo, meron siya hindi magandang record sa mga trabahong kanyang pinasukan na kung saan siya ay napalis o kung saan nag-resign. Your Honor, what kind of a future is in store with this child? Kung siya ay maiiwan sa isang ama who was not even outgrown his own childhood. Matato po yun. Siyempre. Yung bata ay natatanan pa.
Dahilan na ba yun para siya magkakaw? Dahil bata siya at natalanta? Ganun ba? Kaya nga. Kaya nga yung honor eh. Natataranta. Kaya hindi niya naman kaming dapat eh. Bata yan. Bata. Ako ang itasin. Kanina pa kayo paulit-ulit na ipinagtatanggol nyo ay bata. Baka nakakalimutan ako ninyo na ang kaso rito ay tungkol sa kanyang anak. At ang batang yan ay ama na. Eh, inaamin naman itong si Lacerna na siya'y nagkamali. Dahil sa isang matinding pangangailangan, kaya siya ay nagnakaw. At justification na ba yon para siya gumawa ng krimen? Kung lahat ng nangangailangan dito sa Pilipinas ay nagiging kriminal. Siguro naman eh, kahit kalahati ng tao sa silid na ito, ay nakakulong na ngayon. Please continue. Your Honor, I think it's pointless to invest further time in discussing this case. Klaro-klaro ang intensyon ng aking mga kliyente na makuha ka nila po bago itutuloy ang mapahamak sa piling ng kadama. Attorney Fermin. Your Honor, alam ninyo, bata pa siya. Attorney Fermin, wala ka na bang maibibigay na ibang dahilan kung hindi ang pagiging bata ng iyong ipinagtatanggol? Kawawa naman yung bata. Alin, ang ama o ang anak? Ma'am, hindi nyo naitindihan yung nangyayari, ma'am. Mr. Lacerna, you are not allowed to talk unless called. Ma'am, pwede ba pabayaan nyo muna ako magpaliwanag, ma'am? Mr. Lacerna, the courtroom has certain procedures. Ma'am, alam ko, ma'am, may procedures, ma'am. Lagi na lang procedures, lagi na lang rules. Pero di naman lahat na yan sa buhay ng tao, ma'am, ayon sa rules, di ba? Ma'am, inaamin ko, nagnakaw ako, ma'am. Ginawa ko yun, dahil mamamatay si Johnny Boy. Yung anak ko, ma'am, si Johnny Boy, may sakit kasi noon, mamamatay na. Handa ko naman tanggapin lahat ng parusa, ma'am, eh. Kesa naman unti-unti ko makita nawawala sa akin yung anak ko. Buong buhay ko, ma'am, mag-isa ako. Maliit pa ako namatay na yung nanay ko. Lumaki naman ako sa lolo ko na pinatay nila parang hayop. Pinatay ng mga taong yun na sana naman magising na, mapagabag yung konsensya nila. Ma'am, ayoko na sana pagitin to eh. Ayoko lang pagitin, ma'am. So, ang bala ng Diyos sa kanila, ma'am. Ma'am, buti si Stella, ma'am. Stella. Yung pinakamamahal kong babae, iniwan ako, ma'am. Ma'am. Mahirap bang intindihin kung bakit ko sinusugal yung buhay ko dahil yung anak ko na lang natitira sa buhay ko, ma'am. Yung anak ko na lang. Ma'am, anak ko. Tapos sabi pa nila, hindi na ako bagay maging ama ng bata, ma'am. Bakit ako hindi bagay maging ama ng bata? Bakit, ma'am? Ako nagbigay ng buhay sa kanya. Kaya buong buhay ko binibigay ko rin, ma'am. Dahil wala akong pera. Ma'am, please. Wala na akong pera. Kailan ba nagisukutan ng pera, ma'am, para maging magulang? Kailan, ma'am? Kailan? By order of the presiding judge of this court, please stand.
is now in session. Please sit down and keep silent. After hearing the arguments of both parties and listening to Joselito Lacerna, the court would like to emphasize on some very important points. Maraming konsiderasyon ang pagpapalaki ng bata. Madaling gumawa ng bata, ngunit mahirap ang maging magulang. Ang batang dumarating sa mga taong nagmamahalan, yan ay pahiram lamang sa atin. At bilang mga magulang, obligasyon natin ang bigyan sila ng magandang kinabukasan at bigyan sila ng magandang oportunidad para lumaki sila na mahusay na mamamayan. At hindi lamang yan, pagmalasakitan sila at mahalin. And in the case of Joselito Lacerna, the court is willing to be lenient about his transgression against society. The court is ordering Joselito Lacerna to pay back the sum of 2,000 pesos which he took from the complainant. The court also orders Joselito Lacerna to report to this honorable court every month for the next 12 months. At hindi lamang bilang isang tagapag-unawa at tagapagawad ng batas, kung hindi bilang isang ina at magulang din, na pagpasyahanan ng korting ito na ibigay ang bata sa tunay na ama kay Joselito Lacerna. Ano? Si Johnny Boy sa kanya mapupunta? Hindi maaari! Namin siya dapat mapunta! No! You can't do this to me! Hindi ako mapayag! Mrs. Montero, this is a court of law. Due respect should be given to it. Ito rin tama na yan. Hindi ako papayag. Tama na yan. Hindi ako papayag. Tama na yan. Dito, ha? Tama na yan. Hindi na lang papayag ka. Mawala ka sa atin. Tama na yung taong nadadamay. Marami ng taong no! This can't be! Natanggap natin yung kay anak ni Stella. Mas lalong dapat tanggapin natin itong taong minahal niya. Okay, nawala sa atin si Stella. Pero nag-iwan naman siya sa atin ng alam. At apo!